Ang kanyang galing bilang mamamahayag ay mapapatayan lamang ng kanyang edukasyon bilang guro at akademiko. Kung kaya kapag sinulat niya at ideklara ang tradisyon at alternatibo pamamahayag, ay galing pa sa unang kilusang propaganda bago ang ikalabing siyam na siglo, may otoridad ito at hindi matutubay ni naman. In his words, conventionalism assumed that the alternative press was a new development in the Philippine media. But the alternative press tradition is of long standing and goes back to the propaganda and revolutionary periods of Philippine history, when such publications as Marcelo Excelsior's Diario Tagalog and Kasaglarian, and later the Katipunan's Kalayaan, were published worldwide. To provide information on the true state of the country under Spanish rule, the operative word is truth. The imperatives of truth-telling and accuracy, which are basic ethical and professional standards in journalism, were what drove the publication of Del Pilar, Graciano Lombesaina, Jose Rizal, and Andres Confacio. Kinabi ito ni Luis sa makabayan ko mga mahayag, sa panahon ng pakikinigma sa imperialismo ng Estados Unidos. Hapon, hanggang makasimulat, ang kailangan simula ang kanyang legend bilang stalwart ng press freedom. Kaya ako yung religion kasi nakuha ko sa klaseng yun, yung grounding ng hitting the journalist, hindi lang news writing, kay Dean Lewis. Lahat ng, kasi yung sa pagtuturo niya, non-nonsense journalism, ethics class sa the newsroom, doon ko lahat na simula, Journal 101, kay Dean Lewis. And, pero mahalaga sa kanya kasi yung vetting. And that's why, at sabi niya, he always felt that became very, very hard to do sa social media where people got lost in the universe na that gave people away to the truth and to their pretensions to truth, no? or outright manipulation. Yun yung nangwari niya. Ay, nung isang nag-uusap kami, nakikita ko na kapag mag-pretendo na yun something, an article that God is anger that day, I always would fall back sa mali ang verification nila. They would just quoted somebody, but they did not look into the background of the quote and why it was false and why it should be slammed. You know? He always felt that many in media, not everybody, but certainly many in media, had dahil rin sa social media feeling niya, ay napilitan makipagsabayan sa 24/7 breakfast na kahit kasinungalingan sa official ang sinasabi at kahit alam pa na kasinungalingan ang sinasabi dahil official yan at trabaho natin sa media, maglabas ng balita ay kinakalo. But he was very happy that sabi niya, marunong mag-self-correct ng mga media. Although, tungi niya, ang sabi niya, mga 3 years down the road of lies bago tayo nag-self-correct. Pero ano siya? At pagkatapos ng tagulan, halimus mo bagong mga mingi. Kesa sa dream man, mong panahon na yun. But then he became
sa Philippine sites, which eventually became Philippine Receptive Schools, doon ko siya nakilala. Kasi nung binanggit ko sa kanya, sir, gagawin mo ako eh. Ano mo yung expression niya na, kalawin siya. Talagang hindi niya ako matatanda. Hindi niya ako mapasok. Pero doon sa Philippine sites, at sa PMA, napakalaki mo, ano, tinuro rin. Tapos doon ko na-realize mo, gaano siya kapusay at pag-edit. No, kahit gaano masama ng copy mo, na-edit niya yun sa paraan na hindi nawawala yung pagsusulat mo. Nag-maintain ano yung paano mo siya kinonceptualize yung idea mo nung paano mo sasabihin yung ideas doon sa article. Nire-respeto niya yun, pero pinapaganda niya ng puso na naiiwan yung identity mo doon sa sinunan. So, si Luis Teodoro yung isa sa pinakamahusay na editor na nakilala ko.